Isa na namang mapagpalang araw ang aking greeting sa ating mga taga-subaybay. Narito po uli ang inyong lingkod, Brother Kenneth Bustamante, sa isa na namang episode ng ating channel na tatalakay at sasagot sa maling turo ng ilang mga tagapangaral mula sa iba't ibang sekta. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kapatid, upang may pagpapatuloy po natin ang ating misyon dito sa mundo, ang pagpalaganap ng katotohanan para sa kaligtasan ng bawat isa. Taos puso po akong nagpapasalamat sa mga nag-subscribe po ng ating channel. Naway pagpalain kayo ng may kabal. Sa punto pong ito, mga kapatid, ay ibubuko po natin ang ilang aral ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo na tinatag noong 1914. Madalas po kasi nating narinig na tutulo mano sila sa aral natin, lalo na sa aral na purgatorio. Pero alam nyo ba na may natanggap po tayong bagong dokumento na pag-aari mismo ng ating mga ministro o mula sa kanilang grupo na nagtuturo na dapat paniwalaan ang purgatorio na itinuro ng mga Katoliko. Andito po sa ating mga kamay itong Pasugo o Pasugo Magazine na lumabas noong taong 1988, November-December 1988. Ito po yung tinutukoy natin na Pasugo, mga kapatid, no? At ating basahin ang pahina 9 sa naturang Pasugo. Another evidence. Catholics present to support their belief in the purgatory is a cluster of passages from the writing of Apostle Paul. Let us quote 1 Corinthians chapter 3, verse 14 and 15. So ginamit po nila ang quote umano ng mga Katoliko sa 1 Corinto chapter 3, verses 14 and 15. Atin namang babasahin ang nakasulat sa naturang talata na ginamit nila. Kung ang gawa ng nagtayo sa ibabaw ay mananatili, tatanggap siya ng gantimpala. Kung ang gawa ng isa ay masunog, siya ay mawawalan, ngunit maliligtas siya lamang ang magdadaan sa apoy. So, ating makikita na merong talata na ginamit nila. At ito pa ang kanilang explanation sa pahina 9 sa naturang Pasugo. The text tells us of a test of a burning up of man's works and of salvation by passing through the fire. Fire here interpreted by the Catholics to mean the fire of purgatory, not the fire in hell. From this, they conclude that there is a salvation by passing through the fires of purgatory. At kadugtong po nito, hindi po natin ito pinuputol, kadugtong po nito, sounds plausible, doesn't it? Nang ibig sabihin ng plausible, apparently worthy of confidence. Sa Bisaya daw kasaligan. At ang appearance of truth, sabi pa sa English nito, no? At may katotohanan sa sali ng Tagalog, no? At tinanggap nila na may katotohanan talaga ang nasabing talata na nasa 1 Corinthians chapter 3 verse 14 and 15. Sa kanina lamang pangaral sa social media, ginamit po nila ang mga video ng ating mga Depensor Katoliko, lalo na ang video ni Father Abby Alganyosa at ni Attorney Marwel Yasos para sa Timang Purgatorio. Pero sumang-ayon pala sila sa ginagamit na bersikulo po at chapter at mga dokumento ng simbahan na ginamit ni Attorney Marwel at Father Abby ay sinang-ayunan po pala ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Pakinggan po natin. Anong talata po ba yung kanilang pinagbabatayan para i-justify yung kanilang pagdarasal para sa mga yumao? Nasaan yun? Ikalawang Makabeo, 12:44 hanggang 46. Ito po. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng ikalawang Makabeo na tinanggal po sa mga Protestanteng Biblia. At ito po ay babasahin natin mula po doon sa
versikulo 44 patuloy hanggang 46 ng ikalawang Makabeo, kapitulo 12. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung hindi siya sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng mga mabuwal, ay magiging isang bagay na kalabisan at walang kabuluhan ang pagdalangin sa mga yumao. Meron po pa na pagdadalangin para sa mga yumao nung mga sinaunang panahon pa. Bukod dito ay kanyang pinahahalagahan ang napakagandang gantimpalang nakalaan sa mga namamatay sa kabanalan. At ito ay isang isiping banal at kalugod-lugod. Iyan ang dahilan kung bakit nag-aalay siya ng handog dahil sa kasalanan sa kapakanan ng mga yumao sa ikaliligtas nila sa kasalanan. Ay, sabagay, yung lang matay yung problema dyan, talaga tama naman yun. Maliwanag na maliwanag po ang turo ng Iglesia Katolika